Praise God. Good morning, church. Good morning. Glory to God. We praise God for this morning na tayo po ay nandito upang purihin po ang Panginoon for those who are here. Magandang umaga po sa bawat isa. Excited na po ba kayo na makinig ng salita ng Diyos? Yes. Praise God. And for those na nasa mga tahanan po at sila po ay nakikipag-isa sa amin sa worship na ito, we thank God na kahit wala po tayong physical service, we can celebrate His goodness together via Facebook live streaming. So, praise God po. Sa ngalan po ng ating punong pastor, Pastor Tony Espiritu, ako po ang inatasan upang magbigay po ng mensahe sa umaga nito. Tayo po lahat ay umupo at manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father God, we thank you, Lord, for this wonderful day, Panginoon, na pinagkalubo sa amin, Lord God. Truly, Panginoon, napaka-faithful mo sa amin, Lord God. And today, Father God, we are here to celebrate your goodness, Panginoon. We are here to worship you, Father God. And this morning, Panginoon, we thank you, Lord God, na i-enjoy po namin, Panginoon, ang inyong mensahe. We will be blessed by your message. This morning, Father God, we pray na pangunahan mo ang bawat isa sa amin. Lord God, let your presence, Father God, be felt by each and every one of us, Lord God. As we listen to your word, Panginoon, buksan mo po ang aming mga puso, Lord God. Hayaan po ninyo na ito po ay maging encouragement sa bawat isa sa amin, Lord God. And we thank you, Father God, na alam namin, Panginoon, na pagpapalain mo kami. Panginoon, itago mo po ako sa likuran ng inyong krus, Lord God. Salamat sa inyong biyaya, Panginoon. Salamat po sa wisdom, Lord God. Salamat po sa anointing, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, tayo po ngayon, actually, ay nasa gitna po ng isang tinatawag na global pandemic, which is the COVID-19. And wala po yatang araw, walang oras, walang minuto na hindi po natin naririnig sa balita ito pong COVID-19. And in fact, lahat po siguro ng mga messages na nare-receive po ninyo sa messenger, ito po ay patungkol po sa COVID-19. And alam po natin na I'm not sure if lahat po ng mga lugar ng Pilipinas ay naka-lockdown na, but I believe na dito po sa Mabalacat po naka-lockdown na po. So this morning, I came up with this sharing which I entitled Facing COVID the Christian Way. So i-capitalize lang po natin yung COVID dahil ito po ay acronym. And it's my prayer na ang salita po ng Diyos ay mag-minister sa bawat isa sa atin sa umaga nito. First of all, kailangan po natin malaman na yung lahat po ng nangyayari sa atin, yung mga earthquake, volcanic eruptions, mga wildfires, terrible times po, marami po yung nangyayari sa ating paligid. Hindi na po dapat bago sa atin ito. Tayo po ng mga Kristiyano at nagbabasa po ng salita ng Diyos, alam po natin na ang lahat ng ito ay nakalagay po sa salita ng Diyos. And the government has been doing the best that it can. Ito po. So, mayroon pong quarantine, mayroon pong lockdown. Kailangan po, lagi tayo maghugas ng kamay, mayroon pong tinatawag na social distancing, disinfection of public places. Lahat po ng mga tips na yan, mahalaga po yan. Kaya kailangan po, sumunod po tayo sa ating gobyerno. Sumunod po tayo absolutely. We must be obedient po sa mga tips na binibigay po ng ating gobyerno. So yun pong lahat ng binanggit ko, ito po ay mga practical tips. No po? And this morning, gusto ko po mag-share sa inyo ng ilang points on how to face COVID-19 spiritually and the Christian way. At gagamitin ko po ang acronym na COVID. C-O-V-I-D as our main points po. First po, letter C. Punta po tayo sa letter C. Choose to commit yourself to God. Amen? Ito po ang pinakaunang mahalaga. Piliin po natin na i-commit natin ang ating sarili sa Panginoon. I believe na mag-agree po kayo if I will say na kakaiba
po ang COVID-19. It's the first time that a virus po, ito po ay nag-cause ng tinatawag na worldwide halt. Ano pong ibig kong sabihin? Marami pong mga companies, mga malls, mga stores, sila po ay nag-stop. Marami pong mga workers, hindi man sila na-layoff, pero alam ko po may mga na-layoff. Pero may mga workers po na talagang nahinto po sila sa trabaho. And in fact, sa ating more than 50 years po na ako'y nabubuhay, it's the first time that a virus po ay nag-cause po ng suspension po ng mga services. Halos lahat po ng mga Christian churches, sila po ay nag-suspend po ng kanilang worship services. Nung una po talagang nalungkot ako. Saturday ng gabi, noong nagbigay po kami ng announcement, nalungkot po ako. Sabi ko, sanay ako na every Sunday nasa church ako. Bakit ngayon hindi ako pupunta sa church? Pero later on, nakita ko po na kahit hindi po tayo pumunta sa church, pwede po natin i-enjoy ang presence ng Panginoon. Okay? Tayo po ay nag-worship together via live streaming at nararamdaman ko po ang presensya ng Panginoon. And then, na-remind lang po ako ng Panginoon na hindi po natin pwedeng i-limit ang kapangyarihan ng Panginoon, ang presensya ng Panginoon. And at the same time, nagpapasalamat din po tayo sa mga praise reports na narinig po natin na yung mga non-attending family members, sila din po ay nakikinood ng FB Live din po natin. So, nagpapasalamat din po tayo na sa mga small groups, mga life groups po natin, ginagawa po ng mga life group leaders na nagkakaroon po sila ng online na fellowship. So, sabi ko nga po kay Pastor Tony, I think that was last week, sabi ko po sa kanya, hindi kaya ano to, parang end of the world. We all know that darating yung araw na magkakaroon po ng rapture, and then tribulation, and then second coming of Christ, and then probably this is the start of tribulation, sabi ko po sa Panginoon. Sabi ko po kay Pastor Tony. So ang sagot po dito, pwedeng oo, pwedeng hindi. But I believe that we are already in the last days. Naniniwala po tayo na tayo po ay nasa last days na kasi nangyayari na po ang mga hula sa salita po ng Diyos. So, ano po ang unang magandang gawin? Pinakaunang-unang dapat gawin po natin is we should prepare ourselves spiritually by choosing to commit ourselves to God. Ano po ba ang ibig sabihin ng commit? Pag sinabi po natin commit, it means to entrust. Pagkatiwala po natin ang buhay natin sa Panginoon. Knowing God can protect us. Amen? Pagkatiwala po natin ang buhay natin sa Panginoon dahil siya po ang bahala sa buhay mo. Dahil alam po niya kung ano po ang pinaka the best para sa'yo. When you commit, okay, it also means that you are willing to submit. Ano pong ibig sabihin nito? Sa church po, madalas po natin ginagamit yung word na commit. Nagkaroon po tayo ng maraming medical missions in the past at sinasabi po natin, sino ang gustong mag-commit sa medical mission? And then marami po ang magtataas ng kamay, ano pong gagawin natin? Lahat po lang nag-commit, manatili po kayo, mag-meeting po tayo. And then ang sinasabi po natin, magbibigay po tayo ng designation. Parang, ikaw ang bahala sa screening, ikaw ang bahala sa registration, ikaw ang bahala sa food, ikaw ang bahala sa counseling, ikaw ang bahala sa pharmacy. So kung yung isang tao po na nag-commit, hindi po siya sumunod doon sa mga instructions po, yung commitment po natin, kahit nagtaas po tayo ng kamay, hindi po ito useful. Or ibig ko sabihin, it will be useless. Wala pong visa ito. So sa Panginoon po, no matter how many times po natin sasabihin, committed po tayo sa Kanya at hindi po natin ginagawa ang kagustuhan niya, then your verbal commitment is useless. Wala din po tayong tinatawag na partial commitment. Ano po? Yung pong sinasabi natin na, sige, mag-commit ako sa Panginoon, pero Lord, hindi ako makakapag-service ng madalas ha.
Kasi napaka-busy ko talaga eh. Kasi may business ako, may labahin ako sa bahay. Take note po, partial commitment is no commitment at all. So marami pong pagkakataon na yung pangako po ng Panginoon sa atin, hindi po sila nangyayari. Yung mga prayers po natin, hindi po sila natutugunan. It is because na half-hearted po ang ating commitment sa Panginoon. Para sa atin po, true commitment. Ano po ba ang ibig sabihin ng true commitment? It is not characterized by commitment to a church, sa activities. Marami pong mga tao involved po sila sa mga activities ng church, community service, sa prayer. Pero hindi po garantiya ito na tunay na nag-commit po tayo sa Panginoon. What is true commitment para sa akin? True commitment is more of a changed behavior as a result of having a personal and active relationship with God. Pag sinabi po natin change behavior, yun pong dati natin ginagawang mga kasalanan, kung tayo po ay mahilig magmura, tayo po ay mahilig magchismis, tayo po ay mahilig mandaya, ayaw na po natin yun. Iiwanan po natin yun. Kaya nga po, sabi po ng Matthew chapter 7 verse 21, pwede po bang pati-flash? Matthew 7:21. Sabi po dito, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. So hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, pupunta sa langit. Yun lamang daw kung gumagawa sa kalooban ng Panginoon. So dito po, makikita natin na ang tunay na commitment, it should be evidenced by a changed life. Ito po ay buhay na nabago. Magkakaroon po tayo ng buhay na nabago. Kaya kung wala pong pagbabago sa buhay natin, kahit nagtaas po tayo ng kamay to express our commitment, probably you have not really committed your life to the Lord. Kaya nga po ang sinasabi ko, choose to commit. Ginamit ko po yung word na choose to commit because it is your choice whether to give your life to the Lord or not. And prayer ko po na sana gumawa na po tayo ng desisyon na isuko po natin ang buhay natin sa Kanya right at this very moment. Probably may pong ilan dito na nanonood po kayo at alam po ninyo na hindi nyo pa po binigay ang buhay nyo sa Panginoon. We can help you. Pwede po nyo kami i-message doon po sa Facebook account po ng church po natin. So yun po, letter C, choose to commit yourself to the Lord. Letter O po, second word from COVID. Letter O, ito po nilagay ko, overcome your fear. Overcome your fear. I heard a message from a certain doctor, Dr. Akison. Siya po ay isang epidemiologist, meaning ang specialist na po niya ay sa mga epidemics. Ang sabi po niya, sa kanyang 35 years of practice sa kanyang profession, she found out that for every epidemic, there are two things that happen. Ano po yung dalawa nito? Number one, the real epidemic. And number two, the epidemic of fear and panic. And sabi po niya, more often than not, sabi niya, the epidemic of fear and panic wreaks more havoc than the real epidemic. Ibig sabihin po, mas nakakasira, mas nakakasakit kaysa doon sa real epidemic. During the epidemic of SARS-CoV, it happened last 2003, ano po, ang sabi po ng Prime Minister of Singapore, that SARS killed more businesses than it killed people. So yun po ang nangyari. Po. Marami po ang uri ng fear. So wag po natin pagkamala. There are kinds of fear that will push you to do good. Po. Ito po yung positive na fear na tinatawag. Like the fear of the Lord. Po. Fear of the Lord is a kind of positive fear. Itadrive po tayo na gumawa ng mabuti. Pero mayroon pong tinatawag na irrational fear. Ano po ba ang ibig sabihin ng irrational fear?
irrational fear. Irrational fear is a kind of fear that stems out from tragic experiences. Yun po ba, mayroon kang experience na hindi maganda at ngayon lagi kang takot. And most of the things na kinakatakutan po ng isang tao na may irrational fear, hindi po nangyayari. Mayroon din po tayong tinatawag na rational fear. Pag sinabi po natin rational fear, yun po kanina, irrational fear po yun. Ha? Yung ngayon po, rational fear, ito po ay fear na galing po sa mga totoong sources. Like for example, yung nangyayari ngayon. Na yung mga sources po ng fear natin, hindi po natin kayang kontrolin. Yun po ang tinatawag na rational fear. And because today, kung ano po nakikita po natin nangyayari, may mga earthquake, may mga volcanic eruptions, forest fires, COVID-19, ano po, meron pong mga kumakalat din news na nakatakip ang mukha at sinasabi na papunta na po tayo sa World War III. So, yung rational fear na tinatawag may be felt, no? Sa mga tao na nakaka-encounter po nito. But the good news is, tingnan po natin ito, no? Sa isang tao na talagang nag-commit, kaya inuna ko po yung commitment kanina dun sa unang point ko. Dahil kung wala po yung commitment natin sa Panginoon, hindi po natin kayang gawin yung mga susunod na punto na i-share ko po sa inyo. So the good news, if we have truly committed our life to the Lord, po, mayroon pong pangako ang Panginoon sa atin. So listen intensely, ano po ba yung pangako ng Panginoon sa atin? When I was preparing this message, I came across na yung fear not or do not fear na phrase ko, it appears 365 times in the Bible. Amen? Parang sabi ko, mayroong fear not ang Panginoon for every day ng buhay natin. For every single day that we spend in a year, mayroon pong fear not ang Panginoon sa atin. So yun po. Another thing, kailangan po natin malaman, okay, that the devil wants us to walk by fear, but God wants us to walk by faith. So, tingnan po natin that fear, po, kailangan po natin malaman na yung fear, it is a tool actually that is being used by the devil against us to destroy us. Okay? Usually, yung fear po na ito, nag-i-start lang po siya isang thought. Parang nandun lang po sa isip po natin. And then it will create emotions, okay, that can rule us. And then it becomes a strong feeling na ipupush po tayo to make some foolish actions or decisions. So yun po ang ginagawa ng kalaban. Pero tayo pong mga anak ng Diyos, tayo pong mga Kristiyano, tayo po na nag-commit ng ating buhay sa Panginoon, we can rebuke and cast away this fear. Amen po ba? We can rebuke and cast away this fear and God can replace it with faith. So yun po. Gusto ko pong magbasa ng ilang talata sa salita ng Diyos para makita po natin kung paano po ang mga pangako ng Panginoon in relation to fear. Isaiah 41:10. Pwede po ba natin i-flash? Sabi po sa Isaiah 41:10, so actually, ito po ay isang talata na nagbibigay ng encouragement sa atin that God is always upholding us. Po? Isaiah 41:10. Ang sabi po dito, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Okay, so makikita po natin dito that God is with us every step of the way. No po? Ang Panginoon po, pinapalakas po niya tayo. Ang Panginoon po, inaalalayan po niya tayo. So ang Panginoon po is willing to take us by the hand. No po? Hahawakan po niya tayo, aahayin po niya tayo. Pero minsan ayaw po natin magpaahay. Another thing, pwede po tayong humingi sa Panginoon ng kalakasan. Ang sabi po ng Psalm 34 verse 4, actually ito po ay sinulat ni Haring David, Psalm 34
verse 4. Si David po, siya po ang, alam natin, the man after God's own heart. At siya po ay nag-face ng mga tragedies at mga frightening situations. Pero ang sabi po niya, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. So, ang Panginoon po, binibigyan po niya tayo ng assurance that He listens to us and is willing to rescue us sa anumang takot po na nararanasan po natin. Hindi ko na po babasahin ito, but pakilagay niyo na lang po sa mga notes ninyo, Isaiah 54 verses 13 to 14. Ito po ay pangako ng Panginoon, hindi lamang sa atin. Okay? Pangako po ng Panginoon even sa ating mga anak. Makikita po natin na ang Panginoon, mahalaga po sa Kanya yung next generation po natin. Kaya God will take care. Not only tayo po, but even yung mga anak po natin, yung susunod na generation. So, wala pong kahirap-hirap para ma-overcome po natin kung may fear po tayo. Dahil mayroon po tayong Panginoon who is always there to protect us. Letter V from the word COVID. Ito po. Letter V, ito po, value other people. Ano pong ibig sabihin nito? This is a perfect time for us na ipakita po natin that we value not only ourselves, but we value other people as well. Okay? So marami pong paraan kung paano po natin pwede ipakita that we value other people. Yun lamang pong makikinig tayo sa Kanya. Yun lamang pong mag-take tayo ng time para mag-reply sa mga text ng ibang tao. It means that we value other people. Ano po? So marami pong mga paraan na i-express po natin that we value other people. But the best way today na pwede po natin gawin is to share what we have. Amen? Share what you have. Kasi po, tignan po natin ang paligid natin ngayon. Marami po yung mga nagpapanic buying. Okay lang naman po na mag-stock po tayo ng pagkain. Ano po? Pero, marami po mga tao na hanggang panic lang po sila. Wala na po yung buying. Bakit? Kasi wala po silang pambili. Marami pong mga tao, they live on daily wages. Yung kakainin po nila or yung kikitain po nila ngayon, pambili po nila ng pagkain para bukas. Or there are people, marami din pong mga tao na yung kikitain po nila ngayon, pambayad po nila ng utang doon sa kinain na po nila. So, parang advance pa po yung kinain po nila. So, marami po ang mga nangangailangan ng tulong. Question. Pumasok na po ba sa isip natin na tulungan po natin ang mga nangangailangan? You might be asking me, why give? Why share? Bakit kailangan po natin gawin ito? Alam po ba ninyo, ang salita po ng Diyos, mayroon po siyang mga principles na binibigay sa atin in relation to giving. Proverbs 11:24, basahin po natin. Ang sabi po ng Proverbs 11:24, one man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. So, ang ibig sabihin po nito, kung tayo po ay nagbibigay at sabi ng Panginoon, lalo pa po tayong pagpapalain. Kung hinahold back po natin, kung ayaw po natin magbigay, tinitingin po natin ang ating mga kamay, mas malapit po tayo sa poverty. Ito po ang mathematics ng Panginoon. Kung yung mathematics ng tao, pag nagbigay ako, mababawasan yung pera ko. Mababawasan yung mga goods na nasa bahay ko kung magbibigay ako. Pero ang mathematics po ng Panginoon, itrust po natin ng Panginoon, kapag tayo ay nagbigay, pagpapalain po tayo ng Panginoon. Amen po ba doon? Pagpapalain po tayo ng Panginoon. Ito pong testimony ko na ito, I always share it kasi nakita ko po ito nung ako ay bata pa. I thank God na bata pa lang po ako, nakita ko po ang pagpapala ng Panginoon sa aking mga magulang. And I believe the secret, ang secret po ng pagpapala namin is because of my dad's generosity.
Ang tatay ko po, napaka-generous po niya. Nung siya po ay buhay pa, nagbibigay po siya ng mga monthly allowances sa mga pastors na nangangailangan. There was a time na yung kaibigan po niya, na foreclosed po yung bahay niya sa SSS, tinubos po ng tatay ko. There was a time na sa lupo po niya, isang buntis na malaki ng mga anak, binigyan po niya, hindi po niya kilala, binigyan po niya ng 10,000 pesos. Alam po ninyo, kapag nung kami ay maliit pa, kapag mayroon pong mga nagbebenta ng mais, nagbebenta ng halaman, naglalako ng kung ano-ano pa, for sure, kahit hindi po niya kailangan, bibili po siya dahil gusto po niyang tulungan yung taong yon. And nung bata po kami, mayroon po kaming nag-put up na po ng phone siya, mga aking mga magulang. Nakikita ko po sa vault namin, yung mga nakasangla, mayroon pong lagali, mayroon pong martilyo, mayroon pong kata, may electric fan. There was even a time na may nakita po ako na nakasangla na safety shoes. So hindi man po dapat tanggapin yon sa sangla. Pero ang tatay ko po, tinatanggap niya para matulungan po niya yung ibang tao. Another truth na kailangan po natin makita dito, studies show that when people share, kapag sila po ay nag-share ng kanilang mga blessings, their brains release the hormone oxytocin. Ano po yung oxytocin na tinatawag? Mayroon po palang nare-release sa utak natin na hormone kapag tayo ay nagbibigay. This hormone is called the feel-good or the cuddle hormone, which relieves stress. So probably, yung isang tao na talagang ayaw po niyang magbigay, lagi po siyang mukhang stress. So probably, this is the reason why kapag kami po ay nagkakaroon po ng community service sa amin po, tuwang-tuwa po ako. Ito po yung mga paborito kong activity po. Yung mga officers po ng co-op namin, umaakit po kami sa bundok, sa mga kulon, nagbibigay po kami. And then there was a time na kinantahan po namin yung mga pasyente sa ward po ng Balakat District Hospital. There was a time na tumulong po kami, naglinis, nagpintura po ng mga classroom. So napakaganda pong feeling, okay, na tumulong po tayo sa ibang tao. And in fact, ngayon po sa mga classmates ko po ng high school, Mabalakat Institute 4A, class of 83, mayroon po kaming funds na tinatawag na blessed to bless funds. Nagbibigay po kami ng voluntary sharing, and next year, we are planning to send somebody to college na anak po ng kaklase namin. And today, ina-avail po namin yung mga funds na yun para makatulong po kami sa mga kaklase. So yun po, no? Alam po ninyo, pag pinagpala tayo ng Panginoon, tandaan lang po natin that when God blesses us financially, we should not raise our standard of living. Okay? You should raise your standard of giving. Amen po? Hindi po yung pinagpala ako, bibili ako ng bag na worth 500,000. Pinagpala ako, bibili ako ng maraming sasakyan para makita ng mga ibang tao na mayaman ako. Hindi po yun. I-raise po natin yung standard of giving. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? 2 Corinthians 9:8. Pwede po bang paki-flash? Ito po yung prinsipyo ng Panginoon when it comes to giving. Yan po ay NIV version. Gusto kong basahin sa NLT version. Sabi po dito, "And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others." So, sabi po ng salita ng Diyos, binibigyan tayo ng pagpapala ng Panginoon for us na ngayon po tayong pwedeng ibigay sa ibang tao. Leviticus 23 verse 22. Babasahin lang po natin. Sa Old Testament po ito, makikita po natin kung ano po ang prinsipyo na binibigay po ng Panginoon. Leviticus 23, ang sabi po, "When you reap the harvest of your land, do not reap to the very edges of your field or gather the gleanings of your harvest. Leave them for the poor and the alien. I am the Lord your God." Kapag tayo daw po ay nag-ani, yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos, huwag nating simutin. Huwag po nating kunin lahat
mag-iwan tayo para sa mga nangangailangan. So makikita po natin sa salita ng Diyos na napakaklaro na gusto po ng Panginoon na magbigay po tayo, mag-share po tayo, we should value other people. Ano po? Letter I, pang-apat na letter po ng COVID. Ginawa ko itong acronym para mas madali po siyang i-memorize. Ano po? What is letter I? Letter I, way of facing COVID-19, ano po? It is intercede. Intercede, ano po? Alam po ninyo, yung medical world is very busy right now looking for vaccine, ano po? Sila po ay nagde-develop po ng vaccine against COVID-19. Importante po na magkaroon po ng vaccine. Pag-pray po natin na sana, okay, magkaroon na po ng vaccine. Dahil during the polio outbreak po in 1988, there were 350,000 cases of polio worldwide. Pero nung nagkaroon po ng dalawang vaccine against polio, in 2012, yung 350,000 naging 223 cases na lang po. And after 2 decades, na-eradicate na po totally yung polio. Ngayon, wala pa pong vaccine against COVID-19, ano po. At marami pong kumakalat sa social media ng mga tips kung paano pumasok po ito. There was a time na may na-receive po ako, bawang. Bawang para ilalagay mo sa tubig, hindi ko na po maalala. But there was a recent na lumabas, umikot po sa mga messenger po natin, ang sabi, grabe, saging lang pala ang katapat. Tapos mayroon pa pong hallelujah sa huli. Kaya po the next day, alam po ba ninyo na nagpanik ba yung mga tao? The next day, madaling araw pa lang, naubos na po yung mga saging sa palengke. Pero tayo pong mga Christians, you know what? We have a weapon that is more powerful than a vaccine. Amen. Ano po yung weapon natin na to? This is prayer and intercession. Yun po. Prayer. Ano po yung prayer? Para sa akin, prayer, it is the greatest wireless connection every Christian can have. Alam po natin na sa bahay po natin, minsan mahina ang signal, walang connection, po. Marami pong mga interruptions, mayroon pong mga offlines, po. Pero sa Panginoon, it is the greatest wireless connection dahil kachat po natin ang Panginoon at lagi pong may signal. Bakit? Kasi po ang Panginoon po natin, hindi po siya natutulog. Sinasabi po ng salita ng Diyos, God does not sleep. Ibig sabihin, 24/7 available po siya na makinig ng ating panalangin. So, wag po natin kalimutan mag-pray. Yung prayer po is for ourselves. At sinabi ko rin po, definitely po kasi ang isang tao, ang tendency po is to pray for oneself. Po. Kaya nilagay ko po intercede. Aside from praying for oneself, kailangan po na mag-intercede po tayo para sa ibang tao. Yun po. So, si Jesus po, nagbigay po siya ng isang perfect example sa atin. Ano po yung example na binigay ni Jesus? Si Jesus po, bago po siya hulihin, in the midst of his greatest trial, when he was about to face torture and death, siya po ay nanalangin fervently. Ano po yung panalangin niya? The prayer was not only for himself, but it was also a prayer for his disciples. So, ano po ba ang mga panalangin na nilalapit natin sa Panginoon? Are they prayer na pagsarili lang or do we pray for other people? So, we thank God po sa church natin, mayroon po tayong prayer band. I believe yung mga life group leaders, binabana po ito sa mga downlines and every night, starting 7, between 7 and 9 p.m., tayo po ay nananalangin. We start with declaring Psalm 91. Then we proceed to pray for this COVID-19 to pass. So, we are praying for the government. No po? Pinagpipray po natin ang ating gobyerno. Pinagpipray po namin ang presidente, mga LGUs po, sa kanilang mga decision. Pinagpipray po namin yung mga
mga frontliners, no, na sila po ay nagre-risk ng kanilang buhay para gampanan po ang kanilang mga trabaho. Pinagpipray po namin yung mga nangangailangan, yung mga nawalan ng trabaho. Pinagpipray po namin ng lahat po ng mga churches. Pinagpipray po namin yung mga pastors, mga leaders po ng churches. So, napakahalaga po nito. Napakahalaga po nito. Alam niyo po na through our prayer, ang Panginoon po ay kikilos. Amen? Kikilos po ang Panginoon. So, that is intercede. Next po, huling letter na lang ng COVID. Ito po ang meaning po ng letter D. Declare His words. Amen? Declare His words. Sa church po, yung ginagawa po namin every night na prayer, we read aloud Psalm 91. No? Psalm 91. Ano po ba ang makikita po natin sa Psalm 91? So, para at least magkaroon po tayo ng idea, I want us to view kung ano po ang nilalaman po ng Psalm 91. So, tingnan lang po natin ang video na ito. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked, because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. Okay, so it's not only Psalm 91 that is available to declare healing po para sa ating lahat. There are a lot of other chapters, verses, salita ng Diyos. Pwede po tayo mag-search sa internet. Bakit mahalaga po ito? Why is it very important for us to declare ang salita ng Diyos? Because we believe that His Word is powerful and it works. Amen po ba? God's Word is powerful and it works. Alam po ninyo, minsan mayroon po tayong situation sa ating sarili, minsan mayroon po tayong mga pains, mayroon po tayong nararamdaman na hindi maganda. Paano po ba ang declaration po natin sa ating situation? So kung mayroon po tayong pain sa ating katawan, instead of sabihin po natin, ay, binigay ng Panginoon to, kalooban ng Panginoon to para magtiwala ako sa Kanya. So parang kung titignan po natin, mayroon kang pananampalataya. Instead na yun po ang sasabihin mo, sabihin mo na lang, Jesus, I thank you that by your stripes I am healed. So ganun po, no? So kung tayo naman po ay nasira budget, naubusan po tayo ng pera, huwag po natin sabihin na nais ng Panginoon na mahirap ako kasi gusto niya maging humble ako. So sabihin po natin instead, the Lord is my shepherd, I shall not want. So, marami pong mga verses na pwede po natin i-declare. Pero, pag sinabi po natin, dinideclare po natin ito, when we make declarations of faith, it does not mean that we are denying the facts on ground. Ano pong ibig kong sabihin? Pag nag-declare po tayo ng mga salita ng Diyos, hindi naman ibig sabihin na dinideny po natin yung mga nangyayari sa paligid natin. Instead, kinoconfront po natin ang mga nangyayari with God's Word. Dahil alam po natin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. So, mayroon pong verse dito po sa Numbers chapter 14, verse 28. Numbers 14:28.
Ito po ang sinabi ng Panginoon. Sabi niya, so tell them. Actually, dito po kinakausap po niya si Moses. Ang sabi niya, so tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Alam po ninyo, it was during this time na yung mga Israelites po, sila po ay nasa wilderness, at sila po ay complain ng complain. Ang hirap po ng kanilang katayuan. Sabi, ibalik mo na lang kami sa Egypt. Sabi po ng mga Israelites. And then nag-intercede po si Moses para sa kanila. At ang sabi po ng Panginoon, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. So, yung positive declaration po ng ating ng salita ng Diyos, ng ating pananampalataya sa Panginoon, sa kapangyarihan po ng kanyang salita, mahalaga po yan. That is the reason why every night, binabasa po natin yung mga salita ng Diyos na alam po natin, ito po ay capable of changing our situation aside from us being encouraged. So, tingnan po natin, no? How do we face COVID-19 the Christian way? Ito po yung lima na sinier ko sa inyo. It is the acronym COVID. Letter C, choose to commit yourself to God. Letter O, overcome your fear. Letter V, value other people. Letter I, intercede. Letter D, declare His words. Amen po ba? Amen po ba? Mga guidelines po natin, mga Kristiyano ito, that while we are in the midst of this pandemic, no po, ito po ang maaari po natin gawin. And I believe na ang Panginoon, kumikilos po siya sa ating situation. Amen po? Ang Panginoon po, kumikilos po siya sa ating situation. But what is important is, kailangan nakakomit po ang buhay natin sa Panginoon. Wala po tayong access sa Panginoon kung hindi po natin ipokomit ang buhay po natin sa Kanya. And for those of you na nakikinig via live streaming, probably hindi nyo pa po binigay, sinuko ang buhay po ninyo sa Panginoon, now is the time for you na isuko ninyo ang inyong buhay sa Panginoon. Pwede po kayong mag-message sa amin sa Life in Christ Family Church, Severa, Mabalacat, and we will be more than glad to help you kung ano man po ang pangangailangan ninyo. So tayo pong lahat ngayon na yung po at manalangin. And let's just thank God sa salita niya na ating napag-aralan sa umaga nito. Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na aming natunghayan, Lord God. We thank you, Father God, that you reminded us, Panginoon, na bilang mga anak mo, Lord God, ano ba ang dapat namin gawin, Panginoon, to face this situation, to face this pandemic, Father God. Salamat, Panginoon, that even in the midst of this situation, Panginoon, ini-enjoy po namin ang inyong goodness sa aming mga buhay, Lord God. We enjoy your presence every day, Father God, and because of that, Panginoon, kami ay mayroong kapayapaan, Lord God. Salamat, Panginoon, sa peace that surpasses all understanding, Father God. Salamat sa kapayapaan na nanggagaling sa inyo, Panginoon, that is continually upholding each and every one of us, Lord God. Panginoon, dalangin ko po na pagpalain mo ang inyong mga salita sa aming mga puso, Lord God. Pagpalain mo, Panginoon, ang inyong mga salita sa aming mga buhay, Lord God. Hayaan po ninyo, Panginoon, ang inyong mga salita ay patuloy na mag-minister sa amin, Lord God. Hayaan po ninyo, Panginoon, ang inyong mga salita, Lord God, ay patuloy namin ipamuhay, Panginoon. We thank you, Lord. We thank you, Father God, for this morning. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. We just declare, Panginoon, your power, your goodness, your faithfulness, your love, your mercy, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. And we thank you, Father God, for your faithfulness in our lives, Lord God. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin, Lord God. Father God, maraming salamat po. Tunay, Lord God, na napakabuti mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa umaga nito, Lord God, that we enjoy your word, we enjoy your presence, Panginoon. Bagamat nasa church po kami, nasa tahanan ng mga iba, Lord God,
Panginoon, salamat po. We are praying for the need of everyone. Kung mayroon po kayong pangangailangan sa umagang ito, just declare and believe that God is in control of your situation. Father God, we thank you, Panginoon, that you are working in the lives of your children, Father God. Maraming salamat po. Binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Magandang